Hi guys, Adriel here. Welcome back to the channel. Guys, so this video is a little bit different because this video is kind of like a podcast, but you're not going to see my face. I just want to share how I am feeling right now. So, I have been a little bit emotional lately. Actually, I'm happy. Lately then masaya naman ako lately because of things that happened, especially on my birthday, on Christmas, ganyan. But I also realize that kahit gaano ako ka-happy nung birthday ko tsaka nung Christmas, there are things that I should be allowing myself to be free from, parang ganun, but as of the moment, I can't. So I posted this on Threads. Have you ever loved someone that you know won't love you back? Like you're still loving the person continuously without the expectations of being loved back. Why am I in this situation at 32 years old? Like, I truly, truly know that this person will not love me back. But how I feel, don't change. It's not changing at all. And I'm really sad about it because I feel like I am cheating myself. I feel like I am not giving myself a favor. I am tormenting myself. But yes, in my opinion, the affairs of the heart is truly confusing and frustrating at all levels. And what's really sad is that we rarely talk naman, like super rare. So, how did I fall like this? Paano ako nahulog ng ganon, guys? Actually, I even said pa nga to myself, if we ever be together and this person cheated on me, I would still forgive. When I met an accident back in November or October, I forgot na. After parang naisip yung mga magulang ko nung bumangga yung kotse. After my parents, siya na agad yung pumasok sa utak ko na nag-flash yung mukha niya doon sa isipan ko. So, this is already a problem of mine. And parang feeling ko tuloy, I don't know my worth na. But yun na nga, sabi ko kanina, the affairs of the heart is not easily understood. Also, alam ko naman yung gagawin, which is of course to walk away. But it's not that easy. And I'm choosing to dwell on tormenting myself with the situation for a while up until I can finally tell myself that I need to move on. I don't know kung kailan yung darating, pero nahihirapan na din ako. And kanina nga, actually, meron akong ginawang video. Tapos ini-edit ko yung video, nandun siya. Parang sa video na ginawa ko. Of course, hindi ko siya i-share. It's a private video. Parang ginawa kong video na yun eh. Parang mag-jowa kami dun sa video na yun. Tapos, even though, wala. Hindi talaga kami mag-jowa. Parang kinuha-kuha ko lang yung mga clips, yung mga pictures namin na ginawa kong video. Ganyan. Tapos parang pinagsama-sama ko lang. Tapos nagawa ng parang kwento na magjowa kami doon sa video na yun. So, hindi ko na din alam bakit ganito ako ngayon, 32 years old na. Pero sobrang immature pa din ng nararamdaman ko, guys. I can't even imagine na nararamdaman ko tong for the longest time. Like yung huli ko ngang ex, matagal naman yun, 2014 pa,
naman ako umiyak doon. Na naghiwalay kami, okay lang naman na naghiwalay kami. Or this time, hindi ko siya jowa. Hindi ko siya jowa, pero iniyakan ko na siya. Tapos ako pa yung tipong hindi ako mapag-reply, pero pag ito yung nag-chat, parang wala pa yatang 2 segundo nakapag-reply na ako. Tapos kahit na ilang araw siyang hindi ako kausapin, bigla na lang akong pag nag-chat siya ng biglaan, all of a sudden magre-reply ako. Bakit ganon? Magre-reply ako agad-agad ng, well, hindi ko man lang pinatagal ng kahit 30 minutes man lang or 15 minutes, hindi eh. Pagka-send niya ng message, pagka-receive ko ng message niya, ay, reply na agad. Na-stress din ako sa mga nangyayari, guys. Parang hindi ako sanay na ganito. hindi ako sanay na meron nararamdaman na ganitong feeling. Tapos, alam mo yun, parang hindi naman sa umaasa ka, hindi naman sa umaasa ako na magiging kami. But, dahil alam ko naman nga na hindi magiging kami. Pero laging nandun pa din yung parang iniisip mo, what if. May mga what ifs ka. Although, hindi ko naman sinabi sa kanya na mahal ko siya or may gusto ko sa kanya. Pero, yun na nga. Ang hirap, guys. Hindi ko na kaya din talaga, promise. Parang nakakabuntong hininga na lang ako. Grabe. Tapos, alam mo yung feeling na parang ginagawa mo lahat sa kanya, which I don't do before. Hindi ko na talaga din maintindihan. Grabe na. Una ka ito. Sabi daw, umiyak na daw. Pero, yeah. Ano sa tingin nyo, guys? Ano ba kayong mapapayo sa akin? How do you handle something like this? At meron na namang tricycle. How do you how do you move on from something like this? Grabe. Yung kanilang sinasabi kong ini-edit ko na video, habang ginagawa ko yun, nakangiti ako ng bonggang-bongga. After ko siyang gawin, parang naluluha ako. And then I realized, all of this, lahat na sa video na yun, fiction siya. Fiction siya. Ayun yung nasa isip ko. Ayun lang yung nasa isip ko. Pero hindi iyon yung totoo namin. Grabe. Hindi ko alam. Masusundan pa ba to? I don't know. Hey. Sige. If meron development sa nararamdaman ko, I will let you know on the next podcast. Okay, bye na.